natin? Yung sa A-Termain ba? Yung sabi niya rin sa One Last Ride? O yung sinabi ni Dogs na ay LeBron over A? Parang ayos ko lang dashboard ko eh. Leche. Dito na ala ako sa cellphone magbabasa ng comment. Hindi ko makaintindihan dito, tol. Saan yung mga recent comments? Ayan, nakita ko na yung mga recent comments natin. Okay, good. Good shit na, good shit na. But, so yun guys. Ako nga. Ayan. Tsaka sa 2.2 years. So, eto, simulan natin isa-isa muna. Ano ba unahin natin? Yung sa A-Termain ba? Yung sabi niya rin sa One Last Ride? O yung sinabi ni Dogs na ay LeBron over A? Parang, isa-isa natin yung One Last Ride na tungkol muna sa ano. Tungkol muna dun sa... Uy, salamat kay Malay Balanyal. And, real talk lang tayo ngayon, guys. And, I-mean nga po. Hindi. Doon man tayo kayo, no? Doon man tayo siguro doon sa reaction, nagre-react video lang ako doon kay Dogs. Doon sinabi niya kay Lebron. Ito yun eh. Teka, hinapin mo. Ito guys. So, sabi na. Ito. Napalad ko to, tapos hindi ko masyado natapos kasi nasa abo na sa biyaya ko. Ngayon ko lang din papanoorin ulit para mas malinaw. Sa biyaya kasi ako nung nakita ko to. Natatawa ako dun sa buntis. Pero hindi ko nakuha yung buong video. Pero ito, papanoorin ko ngayon, okay? Siya sa akin, depende ito. One last ride. Ito. One last ride, okay. Regarding dun, tama naman. Kasi when it comes na ano ah, kung ikaw naman talaga may pera, ba? Kung may pera, kung ikaw yung mag-i-sponsor ng team, syempre, You want the best as of now. You want yung talagang nagbabataw, yung talagang nagte-training, yung talagang araw-araw nagpa-practice. Wala nang problema doon. Tama naman. Si LeBron taas ng points ngayon eh. Kasi kasama niya mga underground na malalakas sa player. Tama naman. As of now. Okay? Ulitin ko, as of now, mas batak na si LeBron. Pero dati same lang kami lahat ng batak. Okay? Pare-pareho lang kaming lahat ng batak. It boils down to your sino pa talaga ang may mas mataas na mechanical skill, mechanical prowess in the game, understanding in the game. So okay na mag-judge noon, okay? Kaya na mag-judge noon kung sino nga ba talaga yung kung talagang usapang batak lang. Syempre iba yung ngayon, iba yung dati. I understand that part. Pero ang problema kasi hindi rin naman yung pagbabatak namin ngayon, hindi rin yung tulad ng pagbabatak namin dati. Okay? Yung pagbabatak kasi namin ng dati, paano ba? Yung pagbabatak namin dati, ano eh, ito. Simulan natin sa pinakauna. Pinakaunang-una-una. Okay? So, kwento ko yung story ako, Nung una pa lang, before I meet A-Termain, yan. Bago makalala sila Payne, sila Ribo, sila Coco, I was naturally from Dota 2 na player, Dota 1, Dota 2 na player, and highly mechanical na talaga ako nun. Ang MMR ko dun way back is around 5k, 6k ata sa party and solo. So alam nyo na, pagka magaling ka sa Dota, yung mechanical skill mo, madali na lang, sobrang basic ng ML na yan. Okay, so kung alam yung history, nakita ko nga yung sa mga tropa ko, sa tropa ng kuya ko sa Inuman. Doon sa garahe namin, nag-ML sila. Yun nga, sabi ko parang, ano yan, parang napapaduyan ako kasi yung parang League of Legends siya na may konting halong Dota na kinompress sa isang mobile game, sa isang cellphone. Sabi ko, napaka-basic nyan. Yun, abang nag-real estate ako nun. Diba? Abang nag-real estate ako nun. Tapos,
trinay ko from time to time. Sobrang dali lang talaga, as in ang bugbog lang talaga ako doon. Sobrang easy peasy, as in sobrang basic talaga, parang ano ba to? Ano ba to mga tanga to? Kahit matagal na sila naglalaro, nadudurog lang din sila. Okay, tapos siguro after 3 to 4 months, eh, kung kilala nyo yung nag-quit ako ng ML kasi I found the game boring talaga noon. Sobrang dali. Alam niyo na, napaka ang dali lang talaga ng ML noon. Tapos hindi ko rin siya nakitaan ng potential eh. Kasi ako, pagka gusto ko sumali sa isang laro, gusto ko yung nakikitaan ko ng competitive scene na pwede mong pagkakitaan na malaki. Pwede may tournaments, yan. Nung una, wala talaga yan. Yung Mobile Legends, wala talaga. Meron sila mga minimal. Maliit na maliit, pero parang not worth of my time. Kasi nga, malaki kinikita ko sa real estate nun. Totally hindi ko nagustuhan. Then it comes to dumating yung first na MSC. Okay, first MSC, which is kasama dun sila Yolo, sila Eson, sila MB. Yan, yung mga Salty Salad, yung mga Solid Gaming dati. Okay, Salty Salad, Solid Gaming dati. Ito, real talk. Walang halong pambobola. Ayan, yung mga player na yan, men, before I quit, ah, talagang durog. Okay? Talagang durog. Hindi, oh, promise, legit talaga. Bago ako mag-quit nun, talagang, talagang, yung si MB, si RB, yung nakalas Mr. B, ng Solid Gaming, top, yan sila Eson. Hindi pa nila kilala yung pangalan ko nun, I'm not UG way back before. Tapos talagang pa nagkagura ako dun, talaga pag nag-ibang hero ako dun, Moscow, talagang, natuturo ko lang. Kaya nung nakita ko sila sa MSC, men, nasabi ko, eh putang ina, may pera pala dito sa Mobile Legends. Okay? May pera pala dito sa Mobile Legends, nakatawa 100,000 na sa ibang bansa. Tapos, ang makikita mo yung mga player, yung mga dinurog mo ng dati, sabi, putang ina. Di sabi mo, parang nag-accept pala ako ng oras. Okay? So, doon ako napabalik ng Mobile Legends. For your information, hindi si Payne ang nakilala ko, hindi si Ribo ang nakilala ko. Wala pa rin yung si Ace, wala pa rin si Coco. Out sila nung pareho. Ang unang nakilala ko, men, yung original na founder ng Aether Main. Ng Aether pala. Hindi pa Aether ang pangalan niyan, parang Shalom ba yun? Shalom ata. Bago ng Aether, Shalom ang pangalan ata niyan. Ang original na founder niyan, isa sa tropa ko, Marksman God dati, kinakampihan ko yan. Ito, binubuhat ko rin niya, pero binubuhat din niya ako. Original na Marksman God ng Pilipinas. Grabe mag-Moscow, parang di na tatalo yan. Ayun, so, pagkabalik ko, ni-recruit niya agad ako. Sabi niya, dito ka! Wala ka pa naman squad, di ba? Tapos sabi niya, nagbalik ka dahil sa pera. No, sabi ko, nagbalik ako dahil sa pera. Legit yun dahil sa pera. Okay? Nagbalik ako dahil, alam ko, boring yung ML nun, pero nagbalik lang talaga ako kasi alam ko, kaya ko eh. Sabi ko, yung lumaban ng sa ibang bansa, puta. Nagagalit pa sa akin pag hindi ko binubuhat dati, pag hindi ko sinasama sa RG. Tapos may kita ko lumalaban sila ngayon, 'di ba? Parang sa akin na ang dating noon, waste ng opportunity na sana putang ina, doon na ako eh. Dapat pala tinuloy ko na ako eh. Kung alam ko eh, problema hindi ko man alam eh, 'di ba? Hindi ko man alam tol eh. Wala man ako idea noon eh. So yun na nga, doon na nagsimula 'yon. Tapos afterwards nun, ang main talaga ng main Aether nun, sila Payne, si Ribo, may tatlo pa silang kasama. Okay, next naman, House Aether lang ako, na House Aether, parang secondary team lang ng Aether nun. So, nag-qualify kami, hindi kami pumasa kasi masyadong, ang naalaban namin sa qualifier sa finals is yung Ops Gaming, which is sila Zapno, sila Haston, sila Pakbet, sila Jeff. Eh ako, kakabalik ko lang ng, tandaan nyo ha, umabot ako ng qualifier, parang finals, ng pinaabot ko ng 2 weeks lang yun. Okay, so, sila Jeff doon, puta, ang tagal na pala nagbabatak, may mga mini underground tournament pala sila, di ba?
yun yung ano, yun yung sabi ko sayang, pero sabi ko parang baka mag-EOB ako sa akin, para baka hindi ata para sa ito kasi hindi ako nakapase nung qualifiers. Yung A-term main, pumasa sila kasi kabilang bracket sila, hindi sila nagtagpo nung OBS Gaming. Yun lang talaga malakas dati yung A-term main and OBS Gaming eh. Pero hindi pa ako part nun, okay? Hindi ako part ng A-term main nun. Si Ribo, si Payne, si Ato, si Kanor, tapos si si Aljon, yung assassin user nila. So, dito men, nung mismong araw ng tournament nila, nag-backout si Aljon. The reason is may, ano siya, the reason is may company sila na kailangan niyang i-handle, okay? So, kung tatandaan nyo guys, si Aljon way back before, ano na rin yun, medyo may edad na rin siya nun, pero ang lupit niya maglaro. So, hindi ako naniwara pa rin dun sa sinasabi niyong parang pagmatanda na maano na yung kamay, laging inaasar kay Payne. Siyempre, hindi ako naniniwala pa rin doon eh. Gito ko, kaya-kaya naman ni Payne yun eh. Kahit mas tanda siya. Joke-joke lang naman yung asaran na parang naninigas, pero ang totoo niyan, nawalan lang din talaga ng tiwala sa sarili niya kasi siyempre, kaka-down na mga tao sa paligid niya, diba? Yun. Okay. So, yun yung story na napunta ko sa Aether Main dahil doon, okay? Pero, yun. Tapos, hanggang sa nagbatak kami na nagbatak, hanggang sa, yung persigido kasi namin nun guys, as in wala kami. Okay? Ito, may kukumpara niyo yung persigido namin nun sa mga nagpupursigi sa mga underground ngayon. Okay, ano ba pagkaiba namin sa yung pagbabatak namin ngayon sa pagbabatak namin dati? First reason is, meron na kami reliable source of income na wala kami dati. Dati wala kami, nga pa kami, umaasa kami sa major tournament. Major tournament na MPL, yan, yun yung inaasahan namin, pera talaga, gusto namin magka-pera dyan talaga. Kasi, ikaw, papasok ko ba ng laro nang wala kang pagkakitaan? May mga ganun, pero sa tulad namin na parang malaking bagay talaga, malaking factor talaga yung pera. Hindi lang basta passion sa laro, maging real talk tayo dito men. Maging real talk tayo. Oo, ako magiging real talk ako sa inyo. Kaya lang naman din talaga ako passion din rin, naging passion over time, pero ang main focus is money talaga. Ganun, 'di ba? Then yun nga, yung pinagkaiba namin kapag nagbata kami ngayon kasi meron na kami iba't ibang duties. Meron pa iba't na kaming pagkakabalan. Unlike before guys, yung pag-ML namin. Ito, maniwala kayo pag-ML namin. Yung 5-man rank game nun, tol. Maniwala ko kasi hindi. Ano? 5 yun. Yung 5 na yun, ano yun? Sa part ng buong 8-er nun, paunahan magising. Kasi, kapag di ka nauna magising, tapos di ka nakasama dun sa 5, hindi mag-out yan maghapon, tol. Mag-i-start yan alas 8 na umaga, mag-out yan alas 7 ng gabi. Ano gagawin mo? Wala kang magagawa. Mula alas 8 dahil wala kang kasama, wala kang ka-5-man. Ganun kami ka-decidido nun. Kahit puyat ka, kailangan mo gumising na maaga, mapasok ka lang dun sa slot na 5 kami. Diba? So ganun yung batak-batak kami kasi gusto kami patunayan. Eh, hindi lang yun. At tina-target namin dun yung The National Arena. The National Arena kung saan kami lumalaban. Philippines versus Indonesia. Puta, nung sumali ako dun, puta, hindi nanali Indo sa amin eh. Hindi yun nanalo. Tapos dun na kami isa-isa na recognize si Dogs kasi sinashoutout ko sa National Arena. Okay? Way back before, talagang dati bugbugi ng Pilipinas. Puta, tapat mo sa Taiwan, sa Vietnam, sa Singapore, sa Indonesia lalo. Taka na, lagi nabubugbog sa National Arena yan. Maniwala kayo o hindi. Eh, syempre, ang habol mo pa sa National Arena kasi guys, yung dais eh. So, paano ka ba makakuha ng maraming dais? Kailangan pahangain mo yung mga nanonood nun. Wala pang stream nun. Dun lang yung pinaka parang stream in-game na mapapanood ka ng mga player. So, syempre, magdadonate sa'yo. Hindi lang kapwa mo Pinoy, pati ibang bansa. Di ba? So, kailangan mo talagang i-put yung best mo. Put your, hangarin mo yung dias kasi wala kang pambilin skin. Mahirap ka nga lang nun, wala kang source of income, di ba? Ayun, talagang durog na sa amin nung kami na talaga yung sumasali. As in, din durog na namin. Tapos, yun nga, napansin kami ni Dogs dahil doon. Dahil siya shot, kasi nga niya yung arena. Tapos, unti-unti, yun nga, ongoing na status ng Aether Main. Ay, pwedeng sabak to sa mga tournament na malalaki. Without dogging knowing na sumasabak na pala kami
sa tournament. Tapos dumating yung ito yung pinaka big crisis na nangyari. Unang major problem kasi guys, unang major problem si Renz. Kasi ang problema, nagkaroon siya ng trabaho. Yung family niya, may isang store sila sa Baclaran, which is walang magbabantay. So, si Renz, isipin nyo from Bukawi, from Bulacan, babiyahin ni Baclaran. Tapos, dedicated pa rin siya mag-practice, pero not enough. Not sa tulad namin dati, na wala kaming trabaho eh. Numaasa lang kami dun eh. Parang kami, 16 hours si Renz. Ang biyahe niya, 2 hours, sabi mo 3 hours, 3 hours. Tapos, syempre, pagod yun pag naglaro. Magpapahinga pa yon, di ba? So, yun yung una naging problem, which is muntik na kami magkasira-sira. Okay, pahiwalay na kami nun. Pahiwalay na kami nun. Parang goodbye na. Mag-aalisa na sana. Kasi natatalo na kami sa rank game. Dati, undefeatable kami sa rank game. Ngayon, natatalo na kami dahil nga kulang sa practice. Tapos, yun, nag-goyo din yung ibang team. Syempre, as sa pride namin yun, masakit eh. Kasi di naman kami usually tatalo sa practice eh. Ay, sa RG lang. Yun, syempre, ang reason nun, dahil nga, inaano namin yung kay Renz. So, magbawatak-watak na sana kami nun before MPL. Yun nga lang, niligtas kami ni Dogs. Ayan. Kaya, kahit anong sabihin nyo, kahit ululing mga kami ni Dogs yan, malaki pa rin utang na loob namin dyan. Alam nyo yan, hindi mawawala yung... Dogs, sumanood ka, panoorin mo to. Gago, hindi mo mawawala utang na loob sa'yo kahit kailan. Kasi, kung hindi nga dahil sa'yo, wala kami sa kinalagyan namin. Kung hindi mo kami na-recognize, kung hindi mo kami sinigip nung araw na yon, kinausap mo kami, wala kami ngayon, di ba? Parang baliktaya lang yung pinag-champion ka namin eh. At least, di ba? Kami lang yung hinandle mo na pag-champion ka namin. Joke lang! Ne. Nee. Basta yun, syempre, kailangan mo ibalik yung magandang loob na binigay sa'yo ni Dogs. Isipin mo, bootcamp nun. Tangina, binigyan ka nun ng bootcamp, internet, pagkain araw-araw, diba? Parang, sobrang ano eh. Kami, nangangarap nga lang kami, kahit wala kaming bootcamp, kanya-kanya kami bahay. Kanya-kanya kami bahay, men. Nagpa-practice lang, diba? Ayun. Kaya, yung daw dito sa video na to, parang marami nagalit kay Dogs. Tangina, sa akin wala. Siguro sa aming lima, wala. Sa inyo, kung apektado kayo, okay ba apektado? Kasi, kung sa amin mismo nang gagaling na hindi kami na-offend, ibig sabihin, wala lang talaga. Ganun kami nagkaka-asara dati, di ba? Sama na namin yun, puta. Ayan. Tapos, Ayun na. Ito, natutuloy ko yung itong video. Okay. Next. Kago. Ay, ako na si Pain. Gusto ko mag-eme. Oh my! Tartado ang puna. Ito kasama niya. Okay. Ito yung lineup nila Pain. Si Pain, matanda na. Pag nag-eme yan, nagkakaroon siyang daliri niya. Gago. Yung susunod, si Ripo. Kailangan ni Payok sa friend. Si tama. Si Payok sa ano. Sa Omega. Si Smart Omega. Oo. Si Coco, wala na. Kapit ni Dili. Isang tinong. Mag-aano na ata, jitbulang. Okay. Siyosunod doon. Si OG, wala na guys. Buntis na ata, si OG kumanan dyan. Buntis na. Tangina mo. Real talk yun. Yung isa sa mga kailangan i-consider ngayon kasi maraming gusto ng A-Terminion reunion, one last time na sinabi ni Pain. Marami kang iisa-isahin doon, okay? Siguro, ano ko muna to. Isa sa mga topic na pag-uusapan natin, reunion. Lagaw, A-Termain, needs. Ito yung mga needs na kailan. Mamaya, iyaano ko sa inyo. Patatapos ko itong video. Nagtabaan na lima. Tapos magpapayout tayo ng practice. Magkano practice sa MPL? Sabihin natin, 80 million to 90 million pesos. Putang ina, pagka nagtapos ka ng 90 million sa wala. Ayoko, sige, ito 90 million ha. Sunugin nyo. Pagkatapos nyo sunugin nyo, bumalik kayo, sabihin nyo sa akin, Tol, I try my best.
Putang ina mo. Ne, nagigits ko, nagigits ko to. Okay. So, ito. Ay, sinasabi ni Dogs na yung punto niya na 90 million magtatapon ka ng pera. Isa lang meaning nun kasi. Okay. So, basically, kami lima is we are not the top player, okay? Hindi kami yung dating top form na yung top form na may babalik mo, yung dating A-termin na talagang malakas sa balakas. Kasi nga, iba na yung pagbabatak namin yun, okay? So, kailangan kasi guys, kapag papasok ulit sa pro scene na ganyan, marami kang isasacrifice ulit. Dati nag-sacrifice talaga ako, hindi ako umuwi yung sian, hindi ko nasama sa pagbubuntis niya. Kaya kung ano-ano pa yung sasabihin sa akin. Yung mama ko hindi ko masyado nakausap. Si Payne, same situation.